Ayan, good morning mga ka-auto. Nagbaba po tayo ng automatic transmission ng Ford Focus na diesel. Ayan, share ko po sa inyo kung paano po ang kakaibang technique nito. Morning mga ka-auto. Mayroon po tayong i-share na Ford Focus na diesel. Ayan. Bali, magpapalit po tayo ng crankshaft oil seal sa likod ng makina. Pero i-share ko po yung kakaibang design nitong Ford Focus. Kasi yung mga kadalasan po sa mga sasakyan, kapag nagbababa po ng automatic transmission, mayroon pong tornilyo sa likod ng torque converter. Ito pong Ford Focus, kakaiba po ito, wala po itong tornilyo. Bali, naka-guide lang po ito sa spline, sa flywheel to torque converter. Kaya yung iba po, pagbaguhan, natatakot po magbaba nitong transmission kasi hinahanap po nila yung tornilyo nitong torque converter ng Ford Focus. Ito po yung diesel. Ayan, diesel po yan. Binaba na po natin yung transmission. Ayan, papakita ko po sa inyo. Nakababa na po yung transmission. Ayan, bali, yan, iilalim po tayo para makita nyo po maigi. Ito po yung automatic transmission ng Ford Focus diesel. Yan, mapapansin nyo po. Ito po yung flywheel. Ayan. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo, mayroon po yung mga guide. Ayan, mga guide po. Diyan po nakasaksak yung nakaguide yung kanyang torque converter. Ayan. Kaya yung iba po kasi mayroon pong tornilyo dito sa likod ng flywheel, tinatanggal sa likod ng starter kung hindi tornilyo or not, lalo na po sa mga Japanese car. Yung isang model po ng Ford Focus, yung una ko pong binlog na pinakita ko sa inyo, yung gasolina na 2.0, mayroon pong nut dito sa likod ng flywheel para mahiwalay po yung transmission. Ito wala po. Kahit kapain nyo sa likod, ikutin nyo, wala po kayo makikita ng tornilyo. Bali, nakasaksak lang po yung kanyang transmission dito sa makina. Tapos yung torque converter, nakasaksak din po dito. Nakaguide po siya. Ayan. Medyo pinatay ko po yung ilang kasi medyo maano po, makintab, kumikinang. Ayan, ito po yung guide. Ito po yung pinakamalaking part nito, dito po nakaguide yung torque converter tapos nakaguide din po dito. Ayan, papakita ko po yung torque converter. Nakasaksak lang po yung transmission tsaka torque converter po dyan, nakaguide lang po. Ayan, ito po yung transmission torque converter. Ayan. Ayan, ito po yung transmission, ito po yung torque converter. Mapapansin nyo po, hindi po yan umiikot. Ayan, hindi nyo po maikot yan, hindi po katulad ng mga ibang sasakyan. Ayan, ang umiikot po dito, ito pong nasa gitna. Ito po yung naka-guide dun sa flywheel. Ayan, tapos ito po yung kanyang isang pinakamalaking guide niya na nakatutok po dun sa kabila, sa flywheel. Bali, ito pong umiikot. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan, ito po yung umiikot. Ayan, siya po yung torque converter. Ang umiikot po yung inner. Tapos, ayan po yung mga guide na nakatutok po doon sa flywheel. Kaya, ayan, napaka ganda po at napaka kakaibang design yung kanyang pagkakagawa nitong Ford Focus na to. Kakaiba po siya sa lahat ng sasakyan. Kaya ito po, sana po malaking tulong po itong na-share namin sa inyo.
kasi bihirang-bihira pang gumagawa nito. Yung ibang mekaniko po, inaayawan po nila to. Kasi akala po nila mayroon pong tornilyo sa likod. Wala po silang makita ang tornilyo. Hindi na po nila tinutuloy ang paggawa. Yun pala, mas ano po ito, mas simple kaysa sa ibang sasakyan. Kasi nakatutok lang po siya doon sa flywheel. Wala po siyang tornilyo. Mga ka-auto, tinanggal na po natin yung flywheel. Mayroon ito po yung guide niya. Yan. Mayroon po yan, walong flower range na ang ginamit po nating tools is T50. Yan. Yung tools na po yan, special tools po yan, T50. Ngayon, mapapansin nyo po, ito po yung guide na sinasabi ko na nakasalpak lang po ito dito sa itong flywheel na to. Yan, papakita ko po sa inyo actual. Yan, sa ganyan lang po yan. Dun sa makina yung flywheel. Nakasaksak lang po yan, nakapasok lang po sa guide. Kaya, yan, mapapansin nyo po, wala pong tornilyo sa likod ng flywheel. Kung ikukumpara po sa ibang Ford, meron po yan. Ito, wala po. Kaya, ayan, nakakaiba po yung kanyang design. Importante po pagkabalik po nito, i-guide lang po. Ayan, nakatutok po yan dito sa spline na yan. Kaya, ayan, napakasimple lang po yung kanyang design, kakaiba. Kaya, yan po na i-share natin para matulungan po natin yung mga ibang nag-aalangan gumawa nitong Ford Focus na to. Ito po kasing flywheel, kapag umiikot po ito, sumasabay po ito sa makina, yung ikot niya. Kaya yung ikot po nito, sasabay po yung ikot nitong torque converter sa gitna. Yan, siya po yung nagpapaikot. Kaya napaka simple at napakagaling po nung nakaisip nitong design na to. Ayan. Thank you very much po.